Good day, everyone. I am Andrea Faith Balaki of BS Criminology 2. And in this video, together with my group, we will tackle about the annotations of Jose Rizal in Antonio de Morga's book called Sucesos de las Islas Filipinas. So what do we mean by Sucesos de las Islas Filipinas? Sucesos means events, happenings, or occurrence. And Las Islas Filipinas is what we call our country today, and that is Philippines. So basically, the book of Antonio de Morga is one of the very first books to ever tackle about the Philippine history. The second objective on Rizal's annotation, history as a propaganda weapon. Rizal aimed to use history as a propaganda weapon. Ipinaliwanag dito ni Rizal sa kanyang introduction sa Morga na sa pagsisulat niya ng Noli ay na-realize niya or na-inspire and convince siya na kailangan ng mga Pilipinong malaman at maintindihan ang buong nakaraan upang maunawaan kung ano ang kasalukuyan. Sa kaalaman at pagpapahalaga sa nakaraan, nagbibigay ito ng kahandaan sa kinabukasan. At dapat yung knowledge na yun ay magbibigay ng confidence sa mga Pilipino at ma-realize nila na kaya nilang tumayo as one nation nang walang tulong ng ibang bansa. Yan kay Rizal, mas maayos pa ang Pilipinas nung wala pa ang mga Espanyol. So ano nga ba ang history or past ng Pilipinas bago pa man dumating ang mga Espanyol? Early government. Our forefathers in the pre-colonial Philippines already possess a working judicial and legislative system. Ang gusto sabihin sa atin ni Rizal, especially sa mga Pilipino, our country really exists even before the Spaniards came. Yung mga ninuno natin ay meron ng sariling government, rules, antiquity, beliefs, and custom. Bago pa man dumating dito ang mga Espanyol, meron na tayong barangay at mga namumuno dito na tinatawag nating datu. High literacy rate. The Spanish missionaries exploited the baybayin for their own end, learning and using it to translate their goals. Isa sa tawag sa mga Pilipino noon ay Indio, na ang ibig sabihin na ay mangmang. Pero bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay meron na tayong sariling lengguahe at alpabeto na ginagamitan ng sign at symbols. At isa na nga rito ang baybayin na inaral ng Spanish missionaries para i-translate ang mga balak nila. At gusto i-explain ni Rizal na hindi tayo illiterate or mangmang gaya ng iniisip nila. Early artillery. Our ancestors were very proficient in the art of war. Aside from wielding the swords and spears, they also knew how to make guns and cannons. So, yung mga ninuno natin ay handa sa kahit anong gera. Aside sa paggawa ng itak at espada, ay maalam din ang mga Pilipino sa paggawa ng baril at kanyon. Rizal's annotation versus de Morga's sucesos. On Rizal's annotation, the location of the Philippines was habitable and not deserted according to Rizal's annotation. While climate, the climate similar to Spain and those of the Northern Hemisphere. And to the body tattoo, same as Japanese method, tracing and outline and putting black powder after. In Bagoong, according to Rizal's annotation, the fish does not taste better when it is beginning to rot. According to de Morga's sucesos, the location of the Philippines was inhabitable and deserted. On climate, different with the countries in Europe. While in body tattoo, same as Japanese method. In government, no kings or lords, but have principles. In Bagoong, Filipinos prefer to eat salt fish which begin to decompose and smell. Rizal's three proposition. First, the people of the Philippines have a culture on their own before coming of the Spanish. Second, Filipino were decimated, demoralized, exploited, and ruined by the Spanish colonization. Third, the present state of the Philippines was not necessarily superior to its part. Jose Rizal as Philippines national hero. Rizal gave us freedom by using his goodness. Jose Rizal became the Philippines national hero
because he fight for freedom in a silent but powerful way. He expressed his love for the Philippines through his novels, essays, and articles rather than through the uses of force or aggression. On his quote, "To foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of her past. For me, the past reflects in the present and in the future as well. Rizal, being a great historian, was able to foretell this nation's future in his essay Philippines, A Century Hence."